Ayan, so pag-usapan natin kung paano natin ma-view ng ganito ang ating CCTV. So ma-view sa cellphone kahit na nasaan tayo, kahit na nasa ibang bansa pa. Okay? So gamit ang Android or iPhone at saka ang application ng cellphone. So ang gagamitin natin, sa ating cellphone, punta tayo sa Play Store. Okay? So sa Play Store, hanapin natin yung DMSS. Okay? Delta Mama Shera Shera. So yan, click po natin yung install, okay? So sa iPhone, ganyan din po yung application niya. Ganito rin po yung pag-setup sa iPhone pati sa Android. So once na na-install na, ang gagawin nyo, click nyo po yung open, okay? Once na na-install na yan, yan, yung open nandito po sa baba. Tapos pagka-click nyo po ng open na yan, ayan, so swipe nyo lang po yung kanyang ano, swipe nyo lang po hanggang pagdating sa dulo ng default page, click nyo po yung arrow, tapos select po kayo ng region. So, lagay nyo po kung nasa ang bansa man kayo. So, since nasa Philippines, click po ang Philippines, tapos click yung OK, agree, tapos next. Okay? So, maaari kayong mag-watch ng video, maaari din mag-skip. Okay? Maaring i-skip nyo na yan. So, dito sa taas, yung may plus doon sa taas, click nyo po yun. Okay? Tapos, pagka-click nyo yan, click nyo yung scan. Yung pinakataas na yon. Once na pindot nyo po yan, mag-prompt siya para mag-open ang camera ng inyong cellphone. Tapos allow nyo lang po yan. So kung nandun po kayo sa DVR, so yan, i-scan nyo po. Punta po kayo sa main menu, tapos network, tapos P2P. Sa baba, i-scan nyo po yan. So kung wala naman po kayo sa DVR, halimbawa ang CCTV nyo ay nandito sa Pinas, tapos kayo ay nasa ibang bansa at isi-set up nyo pa lang, so enter nyo po dyan yung enter manually. Click nyo po. Tapos ilagay nyo po yung serial number. So yung serial number, hingiin nyo po dun sa kamag-anak nyo na nandito sa Pilipinas at saka yung password. Okay? So ilagay nyo po dyan yung serial number sa taas. Tapos click nyo po yung next. Okay? Be sure na tama po yung serial number na nilagay. Kasi kapag mali yung serial number, ganito yung lalabas. Okay? So pati yung big letter or small letter, pati yung number. Okay? So, ganyan yung lalabas kapag kamali siya. So, ang gagawin nyo lang, magbaback lang kayo para bumalik dun sa add device. Tapos, itama nyo po yung serial number. Tapos, pag-click nyo yung next, click nyo po yung DVR XVR. Tapos, siya na yung lalabas. Fill up nyo lang po yan, yung device name, tapos yung password. Okay. Sa device name, bahala kayo kung anong ilalagay nyo sa device name. Tapos, yung password, hingiin nyo po sa inyong kamag-anak na nandito sa Pilipinas yung yung password. Yan yung password ng CCTV para ma-access, okay? So ibibigay ni installer yan. Tapos click nyo po yung save, tapos yan na yan. Click nyo rin po yung done para automatic na yan, diretso na yan mag-view ng ganyan. Okay? So ayan, maaari nyo i-view yung camera, tapos double tap yung channel para lumaki. Tapos dito sa baba, yung makikita nyo kung ilang channel ang gusto nyo i-view. Pagkatapos, ayan, so, dyan, pili lang kayo kung ilan ba yung gusto nyo i-view. Tapos maaari nyo yung i-view ng pa-horizontal, pa-vertical. Okay, so maaari rin kayo na mag-view ng iba pang channel. Swipe nyo lang pakaliwa or pakanan para makita yung iba. Okay, so, mag-back lang kayo dito sa baba kung gusto nyo mag-review or mag-playback ng mga files. So, paano ba ito? So, once na nakapag-back po kayo ng ganyan, click nyo po yung playback sa taas, tapos yung plus na yan, click nyo po. Tapos, para makita kung saan, anong channel yung gusto nyong i-view. So, pipili kayo ng channel dyan, kung anong channel ang gusto nyong i-view. Tapos yan, automatic magsa-search na siya doon sa date na gusto nyong i-search. So, yung kanyang time, ito yung kanyang time na kulay blue dito sa baba. At sa kanya namang date, itong nasa taas. So, dyan kayo pipili ng date. So, kung anong date ang gusto nyong i-review. Okay? So, masisave nyo rin yung file na yan. Okay? So, ayan. Pag pinindot nyo yun, yan yung lalabas yung date na yan. So, pipili lang kayo ng date kung ano yung date na gusto nyong i-review. So, pag once na nakapili na kayo ng date na yan na inyong gustong i-review, ayan. So, panoorin nyo po. Tapos, kung gusto nyo mang i-backup yung file na yan, click nyo po yung icon na yan. Tapos, once na natapos na or na backup nyo na yung file na yan, tapos na yung file na gusto nyo i-backup, click nyo po ulit yan para ma-save yung file. At saka kung hahanapin nyo naman yung file na yan na nakasave kung nasaan, click nyo po yung back,
Tapos click nyo po yung me, ayan na yung file, nandyan na yan, maaari nyo ma-play yung file na yan. Okay, so yan, maaari nyo ma-zoom habang nag-play. So balik tayo dun sa ano, dun sa kung paano ito buksan na application. So ito yung kanyang application. Click nyo lang po yan, yung DMSS, pagkatapos mag-o-open na po yan. Okay, so once na nag-open na yung kanyang device, didiretso na yan sa ganito. So para mag-view, ayan po yung kanyang device. Click nyo lang po yan. So siguraduhin natatamaan mo yung play button niya kasi para dumiretso siya ng ganyan na play. Kasi kung yung isa yung tatamaan mo, didiretso siya doon sa details or info ng inyong device. Yan. Pag yan yung tinamaan mo yung tatlo, so didiretso siya doon sa info ng inyong device. Okay? So ayan, hanggang doon lang. Sana ma-view nyo niya na yung inyong CCTV kahit nasaan man.